Dry season sa Africa. Ang 1,000 taong gulang na puno ay automatikong magkakaroon ng tubig. Magbigay ng inuming tubig para sa mga tribo. Tulungan sila sa isang mahirap na oras. Ang sinaunang punong ito ay nabuhay ng libo-libong taon. Ito ang Diyos na tagapag-alaga ng tribong Hadzeb. Dahil ang pagkakaroon nito ay nakatulong sa maraming tao sa tribo. Pagdating ng tagtuyot, sa tuwing ang mga tao ay nauuhaw, ang mga tao ay umaakyat sa puno. Dahil ang upstream ng tubig ay nasa gitna ng puno, may natural na butas doon. Agos ang tubig mula doon. Kakaiba itong pag-usapan. Karaniwan, hindi lalabas ang tubig sa gitna ng tangkay. Paano umaagos ang tubig doon? Kadalasan ang tubig ay nasa ugat ng halaman. Nagmumula sa pamamagitan ng pagsipsip ng tubig. Sa pamamagitan ng mga ugat sa lupa at pagkatapos ay mag-imbak ng tubig sa puno ng kahoy. Kaya kapag walang tubig, pagkatapos ay maaari itong magbigay ng halaman upang patuloy na lumago. Ang mga tao ay gagamit ng mga lutong bahay na sandok sa pag-iipon ng tubig. Napakalinis ng tubig sa puno. Mas malinis kaysa spring water. Maaari mo itong inumin ng direkta, ngunit ito ay limitado pa rin. Kadalasan ay may mga matatanda lamang sa tribo, at pinapayagan ang mga bata na uminom. Ang mga mature na lalaki ay kailangang maghanap ng tubig sa kanilang sarili. Madalas silang pumupunta sa puso ng mga natuyo sa paghahanap ng tubig. Paano malalaman kung may tubig o wala? Tingnan mo na lang ang mga tuyong sanga sa paligid. Kung may halaman, ibig sabihin may tubig sa ilalim. Ngunit ito ay ibinaon ng lupa. Kailangan nilang maghukay ng tuloy-tuloy sa paghahanap ng tubig. Karaniwan kapag naghuhukay ng halos higit sa 1 metro, nakikita ko ang tubig. Ngunit ang tubig na ito ay hindi maiinom. Kailangang maghukay ng mas malalim. Magkakaroon ng mas maraming tubig. Karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 3 araw upang maabot ang ganoong sukat. Mag-imbak sila ng tubig dito. Karaniwan, kapag kailangan mo ng inumin, ito ay darating. Nagdisenyo pa sila ng mga bitag sa paligid. Kung ang isang hayop ay dumating upang uminom ng tubig, sino ang nakakaalam? Baka mahuli ko ito. Ang mga tao ay naninirahan sa lupain ng Africa. Tubig ang kanilang pinakamalaking problema. Ngunit ang Diyos ay hindi dakila. Ang tao ay sa pamamagitan ng kanyang paraan upang makahanap ng tubig. Sundan mo ako para sa mas magagandang video.